Inihahanda na ng pamilya de Mafeles ang kanilang tahanan para sa pagdating ng labi ni Joanna rito sa Sara, Iloilo. Ang tarpaulin na sumisigaw ng hustisya para kay Joanna, ipinaskil na rin sa kanilang pader. Mahigit isang taon nang pinaghahanap si Joanna. Noong isang linggo, nakita ang katawan nitong nakasilid sa freezer sa isang abandonadong bahay sa Kuwait. Ang kaso di pa rin masabi ng pamahalaan kung kailan may uuwi dito sa bayan ng Sara ang labi ni Joanna. Kaya dagdag na pasakit daw ang patuloy na paghihintay sa pagbabalik ng kanyang bangkay. Mahirap sa akin, ma'am, na hindi ko pa makikita yung aking anak. Sana mabilis yung pagpaproseso sa aking anak para makita ko man lang. Sana tulungan kami ni Pangulong Duterte. Pumirma na ng repatriation papers kahapon sa DFA Iloilo ang ama ni Joanna para maiuwi na sa bansang kanyang labi. Pero nakasalalay pa raw sa korte ng Kuwait kung kailan ito maiuwi sa bansa, lalo't may investigasyon sa pagkamatay nito. Mabilis yung pagproseso niya doon sa Kuwait. Nang makakarating din dito yung anak ko. Sobrang bigat at saka siyempre kami gusto na rin namin makita yung ano yung katawan ng kapatid ko at saka yung anak ni mama at ni papa. Sana maraming tumulong doon sa Kuwait. Ang panganay na kapatid ni Joanna na si Georgette kasama ang abogado ng OWA ay nakatakdang pumunta ng Kuwait oras na maayos ang mga papeles. Kung ano ang ginawa nila sa aking anak, ganun din ang gagawin sa dalawang mag-asawa ang ginawa nila sa aking anak. Masakit na masakit tanggapin na binaboy nila ang aking anak. Dito, hindi ko sinasaktan pero doon sinasaktan nila yung anak ko. Ayon sa OWA, makakatanggap ng kabuo ang 800,000 pesos ang mga naulila ni Joanna. 600,000 ang mula sa OWA at 200,000 naman mula sa Philippine Association of Agencies for Kuwait o PHILAAC. The situation calls for more dahil may crime involved. Mayroong mga investigasyon. Hindi namin kayo pababayaan. Mula rito sa Sara, Iloilo, Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras.